Hello po, may good news kami na gusto namin i-share sa inyo. Kung gusto nyo pong malaman, watch nyo po hanggang dulo. So, bali itong video na to, karugtong dun sa huling video ni Madam. Kasi, yung huling video, nagdadrive ako, hindi... So, medyo isnabero ako nun, hindi ako ganong makareact. Saka, kung nagsalita man ako, hindi nyo ako naririnig. Kasi, yun nga, nagdadrive. So, bali dun sa huling video, sinabi ni Madam yung mga hirap or struggle dito sa Canada. At, sinabi rin naman yung mga good points. So, halo yung ano reaction ng mga tao dun. Merong ano, ayaw talaga nila, meron ding gusto, depende. So wala pong tama or mali doon. Pero ito, sa video na to, gusto lang namin i-share yung bagong news sa family namin. So hindi po ito para magyabang o magmalaki, gusto lang po namin maka-inspire. Naka-receive kami ng letter from IRCC, from Immigration of Canada. So, yung letter na yon para dun sa approval ng work permit na anak namin. Work permit at study permit. Yung anak namin na si Jarby, yung panganay namin na 19 years old. So, meron na siyang work permit, pwede na siyang mag-work habang nag-aaral sa college. So, siya po is nasa first year college. At 19 years old na po siya. So, yun nga, dito sa Quebec, libre yung college. Kasi, kung napanood nyo yung ano, yung education system ng Quebec, na-share namin yung structure ng schooling dito. So, lately lang namin nalaman na libre pala yung college. Before kasi, medyo nagpe-prepare na kami ng malaking halaga para sa pagbayad sa college ng mga anak namin. Pero swerte, good news talaga na libre pala. So, another good news na gusto naming i-share is nagwo-work na rin si Kuya sa company namin. So, ako, si Madam at si Kuya ay working at the same company at the same department. So, last week lang, kumuha na siya ng SIN, yung social insurance number. Nag-open na rin siya ng bank account. Na-issue na rin siya ng credit card. So, parang ano na rin, parang adult na rin. So, magbabayad na rin siya ng tax and everything. So, ang trabaho ni Kuya sa company namin ay mobile app developer. So, gumagawa po siya ng mga apps sa, tag dito, sa Apple Store at sa Google Play Store. Pwede niyong install yung mga apps na ginagawa niya. Ewan ko kung pwede kong i-share, siguro i-screenshot ko yung mga apps na nagawa niya. Sobrang grateful kami sa employer namin dahil kahit first year college pa lang yung anak namin, binigyan siya ng chance na makapag-start na ng career as professional. Kasi gaya nga ng sabi ni Madam, kinoconsider namin yung brighter future ng mga anak namin. Ang goal namin is madala namin yung mga bata dito para sa future nila. Kaya napag-desisyonan namin pumunta rito. Ito na nga yung sample na mabigyan sila ng mas madaling opportunity. So super happy kami na katrabaho namin siya. At magagaydan pa namin siya, diba? I-share na rin namin sa inyo kung magkano yung naging starting salary, salary reveal. So, ang starting salary niya, hindi siya nag-ask kasi wala namang right para mag-ask siya ng salary. And yun nga, na-surprise kami kung sa naging offer sa kanya. Kasi in-expect lang namin is yung minimum wage, which is $15 yata.
Pero ang binigay sa kanya na salary ay $22 per hour. So kung kukumpute yun is nasa parang kung magtatrabaho siya halimbawa 8 hours per day and then 21 days per month, kaya niya sumahod ng ano, nasa 150,000 pesos. So sa standards ng Pilipinas, parang napakalaking starting salary po nun. Di po ba? So, nakaka-proud lang po. Nakakatuwa. Hindi dahil sa bibigyan niya kami ng pera, kasi parang, yung baga, mabibigyan siya ng magandang opportunity, brighter future, at saka hindi niya mararanasan yung naranasan ko sa Pinas. Kasi, ma-share ko lang, bago ako naging web developer, ang una kong trabaho ay crew sa Jollibee. Diyan sa Jollibee Greenbelt. Matagal na 'yon. So ang starting salary ko is alam ko noon 145 pesos per day. So di amak na mababa talaga compare sa naging starting salary ng anak ko. So sana na-realize ko kung halimbawa, kung wala kami dito, baka hindi niya ma-achieve yung ganung starting salary. So, na-share ko lang po sa inyo. Kasi happy kami na nag-work na yung anak namin. Bago ko ituloy yung kwento, intermission muna. Nandito kami sa Concord Hotel sa Quebec City. Yung pinapakita kong view, yan ang tinatawag na Plains of Abraham. Kwento ng lolo ko, dito daw naglaban yung mga Pranses at mga British, mga English. Dito natalo ng British ang mga Pranses. Kasi dito Quebec, sakop to ng mga Pranses dati. Yung sa kabilang side nung ilog, nandun yung mga British. Ang ginawa nila, kasi dito sa bandang left side, masyadong steep. So ang ginawa ng mga British, tumawid sila ng pasikreto dun sa kabilang, dun sa side na yun, dito sa side na to. Tapos nagulat na lang yung mga French, ang dami ng mga British dyan natalo yung mga French. So yun, sa mga mahilig sa history, ito po yung Plains of Abraham. Dito nangyari yung The Battle of Plains of Abraham. Google nyo na lang kung gusto nyo malaman. So, ayun nga, nung nag-start na siya mag-work, pinaiwan namin siya na wag niya pa rin papabayaan yung pag-aaral niya. So, i-balance niya yung pag-aaral at trabaho. Kasi, naalala ko nung nag-aaral ako sa college, share ko lang, nagtatrabaho ako sa iba't ibang fast food . Tropical Hot, Mr. Donut. Tapos ang schooling ko sa gabi. Night class lang ako noon. So, kaya naman since bata pa noon, hindi ka pa ganung mabilis mapagod. Alam niyo 'yon. Tapos next na ipinayo namin sa kanya is mag-ipon. Wag gastos ng gastos. Yung anak naman namin, hindi siya mahilig bumili. Yun nga lang, kapag bumili siya, gusto niya talaga yung branded ba, yung magandang quality. Which is, hindi rin maganda minsan kasi minsan may nagustuhan siyang gloves na high-tech ba for $100. Bira nga siya mamili, pero pag may nagustuhan siya, gustong-gusto niya talaga. Buti na lang pinigilan kong bilhin yun. Kasi sabi ko, with $100, pwede ka pang bumili ng ng buong jacket na. So, yun ba yung example na kailangan matuto siyang magtipid. Tapos, na-discuss din namin sa kanya, at his age, dapat pag-ipon na siya sa kanyang retirement plan. So, sa atin sa Pinas, bihira yung na-expose sa financial literacy.
So, noong time ko noon, hindi ko pa naisip yung about sa retirement. So, in-explain ko sa kanya na mag-ipon sa FTQ. FTQ yung isang company rito sa Quebec na may RRSP siya, yung para sa savings for retirement. Tapos, nag-grow din yung pera mo doon. Tapos, kung halimbawa gusto niyang bumili ng bahay, pwede siyang kumuha ng funds doon para pang deposit or down payment sa bibili niyang bahay. Without interest yon. Tapos, syempre, ang pinaka-importante, galingan niya rin sa trabaho dahil huwag niya kaming ipabahiya kasi kapag may ginawa siyang hindi maganda, madadamay kami. Yun lang disadvantage noon. So far, okay naman siya. Madali naman siya nakapag-adjust, na patent attention ng meeting sa mga iba't ibang client. Depende dun sa kanyang trabaho. Nakakaya naman niya. Tapos currently, yung permit niya is may limit na 20 hours per week lang. Ayun kasi yung default. Pero i-apply namin siya dun sa bagong program na pwedeng more than 20 hours na open work permit para sa mga dependent ng temporary workers. Ayun yung blinag ni Madam nung nakaraan na pwede nang mag-apply ng open work permit para sa mga dependent ng temporary workers. Tapos panghuli na gusto kong i-share, kasi nga hirap yung company namin na maghanap minsan ng qualified workers. So sabi nung katrabaho ko, ginok niya lang ako. Eh di required nyo si La Joby na mag-anak pa para mas dumami tayo. Yun lang po. So I hope nagustuhan nyo yung bago naming shinare na balita tungkol sa family namin at maka-inspire po sa inyo. So di po ba napakagandang balita nun? And then someday, I hope na dun sa mga nangangarap na makarating dito is ma-realize din yung inyong mga dreams and aspirations. Hanggang sa muli po and good luck! Peace!